half sister mo si Lizelle. Lizelle, oo. Ni, parang sa Amalia. Amalia Fuentes, no? Mm-hmm. Meron pang iba eh. Nakita ba kayo ni Lizelle ever? Hindi, pero alam niya. Paano naka-apekto sa iyo 'yun, yung hindi pagkilala sa iyo ng tatay mo? Eh siguro dala-dala ko rin sa mga nanloob ganun na wala naman akong ginawang ato sa kanya. Nung una, pinipilit ko, pero nung bandang uli, so una rin ako, sabi. Yung una rin, paghanot. Basta importante, yung mga anak ko nandiyan. Bahala na ka ako, bahala na ano. Acknowledgement man lang, maano ka man lang. Eh wala, sabi ko, pagod na rin ako, yaman mo na. Narito po tayo ngayon sa Mang Tomas Lechon sa La Loma, Quezon City. Ang isa sa mga pinagkakitaan ng dating sexy star na si Joy Sumilang. Kumusta na kaya ang kanyang buhay ngayon? Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Talaga ng langis, no? Kaya? Sagot, kiwi. Lalaki sana para ano? Ano yan? Ano klase? Ano lang yan? Oil lang yan? Para magandang tingnan, ano? Pero bago naman talaga. Bagong ano yan. Bagong hango. Inaano ni spray para yung mga medyo sira-sirang ano. Oo. Tinotorch, ano? Oo, tinotorch pa. Grabe. Para presentation maayos. Interesting, ha? Yeah, para yung balat niya maaanuli. Buhay na buhay. Para mas crispy. Yes. Ano ba ang trabaho mo rito, Joy? Tulong kila Eva yung anak ni Mother. Para ano lang, pansamantala, ganon, deliver, ganyan. Lalo na noong December, puno. Yan, dito, madali kasi dito eh. Masarap kausap mga tao. Paano ka napunta sa ganitong trabaho? Naaya ako ng kaibigan, naging kaibigan ko si Eva. Yung anak ni Mary. Tapos sila Janet, yan. For deliver na ano. Kasi kulang sila minsan dahil puno. Mabait naman po siya katrabaho. Paano siya tumutulong sa inyo rito? Minsan po nag-aabot-abot po siya ng mga sarsa po pag nandito po siya. Deliver? Nagdi-deliver. Saka sumasama sa deliver? Minsan po nagdi-deliver kami dalawa. Akin dalawa. Ano mga to? Ano yung mga yan? Oo. Bali, ito po paninda pa. Yung banda sa paglasa gilid po, puro order na po yun. Pasok po. Jay, pakialam muna ah. Sino kasama mo rito? Yung dalawang anak ko, kaso may mga trabaho. Ito yung anak ko. Awa ng Diyos, ano naman nakatapos. Ah, ito mga anak mo. Opo, yung isa graduate na education, isa police. Yun. May mga duty eh, kaya ako lang naiiwan lagi. Graduate na PO2 yata siya. Saan siya naka-assign? Maynila, sir eh. Duty na siya talaga. Ito naman. Yan yung babae ko, graduate na education, pero mas gusto call center. Talaga? Oo. Pati na maaso mo, naka-frame pa. Oo nga eh. Isa ka, wala pa. Ay, ano to? Kusina. Yan ang kusina mo? Opo. Kusina, ayan. Kasi naglinis ako eh. Kusina. Oh. Diretso na kagad. Ito, maliit lang talaga siya. Oh. Nasa kwarto niya, sa taas? Oo, sa taas. Ah, okay. Yeah, may TV naman sila, oo, no? Ayan, dito lang ako talaga. Dito lang talaga, mas gusto ko yung maliit lang na ano. Kasi wala naman sila lagi. Oo nga. Dinadalo ka ba nila? Mm, madalo. Kaya lang, yung babae ko kasi weekends, kung umuwi sa BGC yun. Mm-hmm. Call center. Yung namang anak kong lalaki, nagka-anak na. So, palipat-lipat dahil teacher yun na pangasawa. Uh-huh.
doon sila sa Tayuman. Pamapasya lang dito pagka weekend din. Yung babae may asawa na rin. Wala pa. Wala. Pa. Hi guys, kasama na natin Miss Joy Sumilang. Hello po, Sir Joy. Joy, welcome salamat. To my channel. Yes, kamusta na? Kamusta na? Karangalan ko 'yan, Chef. Long time no see. Oo nga, 1982-83 nag-retire ka na sa showbiz. Mm-hmm. Kamusta ang buhay after showbiz? Maayos naman, slowly, syempre mag-a-adjust ka ng matagal, pero as time goes by talaga nakapagpatapos ka. 'Yun na lang ano na ako doon, solve na ako. Oh, ilan na anak mo ngayon? Dalawa, isang lalaki, isang babae, isang 35 years old, isang 34. Oo, wow. At yung isa ron eh, polis na, di ba? Oo, polis na. Oo. So, kahit papano, ano, di ba? Successful. Ginhawa, correct. No? Oo, nabawasan ng ano. O, mamaya pag-usapan pa natin yan. Pero pag-usapan muna natin yung simula mo sa showbiz. Paano ka ba napasok sa pag-aartista? Noon, nagmamodel ako. At the same time, syempre, pumuputok na yung pangalan ko na Joy Sumilang. Ilang taong ka na yan? 16, mga 16, 17. Minor? Pare-pare pa yung minor no, noong mga panahon na yun. Ang uso talaga yun, yung mga ganun? Oo, kasi nung araw sa Timog, pagka-show talaga, the more na bata ka, the better talaga. Kasi maganda yung mga dating eh. 17, ngayon nakuha kami, matataas ang presyo. Siyempre, susunggaban mo. Dahil wala eh, ligaw landas ka na rin nun eh. So, ibig mo sabihin, noong mga panahon na yan, like, di ba si Coca, 15 years old, Lala Montelibano, ano? 13 years mas old. Mas bata yan, mas bata. Ikaw, 16. Wala bang ano nun? Wala bang parang MTRCB noon? Wala po, wala. Wala pa as noon. As long as na talagang importante, maganda kami. Wala pa nga kami mga pilit-pilit nung araw. Mga walang mga... Wala. Wala. Talagang as long as maganda ka, pasok. At sexy agad, no? Oo, talagang lalo na kung bata, mga ano, mga innocent yung mukha mo. No? Correct, correct. Oo. Paano ka napunta sa pagka-club? Yun ang una, di ba? Oo. Pagka-club muna. Kasi... nag-aaral ako, eh, siyempre, di ba, paghihingi ka sa nanay, ang daming, ano eh, ang daming tanong, hihingi ka ng baon. Ang nakita ko minsan, wanted, ganyan, walang, as long as high school graduate with pleasing personality, pinag-aralan ko paano pagpunta ng Timog. Una, napunta ako sa Tasco. Tasco nung araw, Timog pa rin. Tapos, nung matagal-tagal na, na-recruit naman ako dito sa Thunderdome. Sa Timog. Wala ka pa sa showbiz yan, ha? Wala pa, yan wala na. Pa. Anong ginagawa mo? Anong trabaho mo ron? Show ako, model-model kami, mga sexy mga dress namin. Tapos saglit lang yun sa gabi, tapos okay na, uwi na. Hanggang sa po. Ang tagal ko dyan kasi mas gusto ko yun eh. At the same time, nag-aaral ako sa umaga, pero naitigil ko rin nung for the isang taon lang natapos ko. Ganun. Tapos nun, na-recruit ako sa, sabi ko, parang ang hirap nito. Try ko naman Camelot. Naging receptionist ako. Pero sumasayaw ka pa rin nun? Paunti-unti na. Kasi tinignan ko yung parehas bang trabaho. Sabi ko naman, ang liit. Ano sahod. Ayoko, babalik ako sa pag-show. Bumalik ako sa pag-show hanggang sa nabalik. Nakita ko ni Roland one time. Roland Lerum. Sabi niya, gusto mo mag-artista sila. Linda Celestial pa nung araw eh. Si Roland, sabi, gusto mo mag-artista. Sige ka ako, hindi ba mahirap? Dali lang yan. Di, sabi niya, anak ka pala ni ano, Anak ka ni? Anak ka pala ni Romeo Vasquez. Siyempre, nag-curious na rin sila. Oo. In-acknowledge ka ba niya, na anak ka niya? Ilang beses na kami nag-try. Sumulat ako sa kanya nung nandito siya, pero parang ano eh, talagang ayaw yata talagang pagtapatin. Parang wala rin effort, so napagod na rin ako. Pero talagang detalyado kahit sila Roland. Detalyado ang nanay ko, ang tsahin ko lalo na talagang siya talaga. Paano tapos siya nakilala ng nanay mo? Nag-aaral ang nanay ko sa FEU. Tapos may mga pa-shooting-shooting kaya. At anong araw na sumisingit sila nanay sa mga shooting. Kasi siyempre, nung araw gustong-gusto yung mga Fernando, mga Romeo Vasquez, Joseph Estrada. Punta sila ron, kinuha siya ng pa-extra-extra. Hanggang sa siguro na nagkaroon ng one time yan, nabuo. Kaya nung nalaman ng lolo't lola ko, kesa naman, sige, buhay mo yan at kukunin namin. So, hindi na sila uli nakita? Wala na eh. Nung nagpupunta yata ang nanay ko, doon parang... Hindi na pinapansin? Hindi na kasi dami rin namang ano nun. Dami rin babae that time. Siyempre, may tsura, guwapo. So, lumaki ka na hindi mo siya kakilala? Hindi. Paano sinabi sa iyo ng nanay mo na ang tatay mo ay si Romeo? Totally, Vasquez? Hindi niya sinabi. Mga kapatid niya lang ang nagsabi sa akin. Hanggang sa pumutok, pati sa mga kapitbahay, uy, anak ni Romeo yan. Ganon. Nasa birth certificate ba? Nasa kanya naman, Ricardo Alandi Sumilang.
nasa kanya. Nasa busy ano pang ibang proof na siya talaga ang tatay, bukod sa birth certificate? Yun lang eh, tsaka ang nanay ko lang makakapagpatunay, tsaka yung tsaayin ko talaga. Hanggang dun lang talaga. Oh. Sabi ko nga, kahit pa DNA, lalaban ako eh. Eh kaso, syempre, mahal naman that time, kaya... So, naging single lang. Mother si nanay? Mm-hmm. Paano kanya binuhay? Napunta ako kay Lolo't Lola. Doon ako, akong inanatas ng asawa na uli nanay ko. Lumabas na ako. Dito na ako sa matatanda. Kamusta ang buhay niyo with Lolo and Lola? Nung una, syempre, nakakahiya. Pero kasi nung araw, ano yan eh, di ba? Kinakahiya pagka na-disgrasyada ang anak. Pero later on, nung nakita naman nila ako na maayos, pinag-aral ako. Hanggang sa inabot ko sila sa first year college, nawala na rin. Doon na ako nagsimula na magsarili. Kasi wala na akong guidance. Tapos ang nanay mo? May sarili na kasing pamilya eh. Kaya lumabas na ako eh. Bumukod na ako. Oo, nagkanya-kanya na kami. Kasi katwira ko, nasa edad na ako. Wala na ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Nasa edad ka eh, 16 ka lang noon. Hindi, katwira ko ganun eh. Parang gusto ko na magsarili ba? Oo, gusto ko na maging independent. Oo. Hanggang sa kababasa ko ng dyaryo, sumali pa ako sa Miss Tanduay. Kaya lang, that time, sabay ng college ko eh. Kaya give up ko eh. Napunta ako dyan sa Timog. Sabi ko, mas madali rito. Dito na lang ako. Ayun na. Yun. So, naghanap ka talaga ng paraan para mabuhay. Gusto ko on my own na talaga. And be independent. No? Para uupa ako sarili ko, ganyan. Kasi wala na talaga yung palaki sa akin. So, na-discover ka ni Roland, paano kanya na ipasok sa showbiz? Sa movies? Dinala niya muna ako sa mga, sa eskolta. Tapos pinakilala ako. Okay naman, pinag-acting-acting ako. Nakalusot. Kibida. Yun, nagsimula na ng taping-taping hanggang sa tapos napunta ako sa mga Going Bananas, Channel 2 yan, na-imbita ako sa mga ano, at School Bukol, mga na-invite. Uh-huh. Oo. Lahat ng mga sikat na shows noon? Oo, punta-punta. Nag-guess ako. Ano na nangyari noon. Pero ano yung unang-una mong pelikula? Parang launching movie mo? Sabi yun eh, Sabi Kasalanan ba? Oo, kasi yun, nung araw, kaya yun ang word, parang sabi ka sa tatay mo, sa yung talagang yung buong pamilya, gano'n. Kaya yun ang naging word nung araw. Pero sexy siya? Sexy siya. Sinong leading man mo? Si Mark Joseph tsaka si George Strega. Tatlo sila eh, Gino Antonio. Oh, medyo ano talaga yan, extremely sexy. Oo, no? Kailangan kasi that time eh. Noon, yun ang mag-usod. Nailang, pero naisip ko rin na bahala na, parang gano'n eh. Wala kasi nga akong ano eh, bahala na ka ako. Oh. Yun lang ang dinisisyon ko sa sarili ko, bahala. Hindi ko naman alam na gano'n palang ano nun, epek. Ano kaya, ba? May panahon ba na parang nalungkot ka doon sa ginagawa mo? Nalungkot ako nung after nun, yung after effect na. Parang... Lalo na nung first time. Oh. Sabi ko, parang may mali sa ginawa ko. Kaya lang, andyan na eh. Sabi ko, siguro naman, katwira mo, wala namang perfectong tao. Nagkamali lang ako, pasensya na. Parang gano'n. Pero yung mga leading man mo, hindi naman sila nagte-take advantage? Hindi naman. Kaya talaga sumusunod lang kami sa ano. Sumusunod lang talaga sa director. Pahinga na agad. So, noong mga panahon na yan, wala ka naging boyfriend? Kahit taga-labas? Meron sa labas. Meron. Sa labas, inisay natin ako. Hindi siya artista? Hindi. Talagang ano lang. Kakilala sa club, ganun. Mga ganun. Yun lang. Pero siyong napagod din eh. Kasi hatid sundo, hatid puya at mga ganun. Nagtagal naman, nagtagal din kami. So, nung gumagawa ka na ng movies na yan, paano nabago niyan ang buhay mo? Nagkaroon ako ng sarili kong pera, tapos nabibili ko yung gusto ko. Nakakabuo ako ng gamit ko, nakukumpleto, nakakaupa ako ng... On my own talaga, talagang lumayo ako, yung umiwalay ako. Nabuhay na ako mag-isa talaga. Yun ang... Kasi piling ko, wala man akong babalikan. Kaya nanay ko, may sarili mong pamilya. So, ayoko nang maki-ano pa. Tsaka masaya ako sa ginagawa ko na. Dahil nga kumikita ka na, ano yung period na talagang parang napaka-komportable ng buhay mo? Kailan yun? Nung after nung nag-artista ako, kasi bumalik po ako ng pag-show. Talagang doon nalasap ko lahat talaga. Mas gumanda pa ang buhay mo? Mas gumanda ako talagang. Dahil? Kasi, malaki perang bigayan doon eh. Una, 5,000 araw-araw yun ha, gabi-gabi. Tapos, nung siyempre, nung medyo nagkakahigpita na, bumaba, still 2,500 pa rin yan. Kung sa araw-araw mo yan. Yun ang... So, sa isang buwan, mga magkano? Naglalaro siguro sa, ano yun, pera na yung mga expenses ko, siguro sa 50.
Oh, malaki na yun. Tsaka no? Enjoy mo pa yung buhay mo, talagang hindi ka tatanda eh. Oh. Dahil gabi-gabi. Tsaka hindi ako tumitable yung, ano, kumbaga yung, pwede ka nang hindi tumable eh. Kasi sa perang iuwi mo eh. Kaya lang, syempre, nauubos din later. Dahil, anong pinakagagastos sa mo? Eh, minsan, syempre, abono ko minsan sa mga, pero ito ako nagpapadala. On my own lang talaga, magastos din nung araw eh. Marami rin yan, papamakeup ka araw-araw. Gabi-gabi yan, araw-araw yan, walang patid yan. Siyempre, may sasakyan ka. Nakapag-ano ka ba? Ipon ka ng pera noon? Kahit papano nakapag-ipon naman, pero hindi ganun totally nakapag-ipon. Hindi talaga. Ang talagang ano ko lang, sasakyan lang talaga. Sasakyan lang. Anong klaseng kotse yung nabili mo? Nung araw is Opel Manta, yung mga... Oh, sikat yun ha? Opel Manta! Pang racing-racing ba? Tsaka ano eh, kasi madali ang ano eh, madali talaga ang pera nung araw. Madali talaga. Lahat kami halos naman meron. Saan ka nakatira? Sa Pilam ako. Anong klaseng tirahan to? Bahay ba to? Studio type apartment? Lang siya. Studio type. Apartment. Studio type lang talaga. Ayoko rin ng malaki. Malaki. So lahat nabibili mo, damit, alahas, namimili ka rin. Ganun. Pero syempre, nung nagkaroon ka na, nag-asawa ka na, hindi mo rin naman gusto yung nangyari. Nauubos din talaga. Eh, nag-anak ako eh. Saan mo nakilala yung ano, husband mo? Nakilala ko yun sa ano, sa club din. Pero mga formal, kumbaga hindi pangkaraniwang mga customer ba. Hanggang sa that time kasi meron akong boyfriend. Pero parang ano nangyari sa akin eh. Yung biglang napunta sa kanya, nag-iwalay kami nung una. Ano tawag sa ganun? Nakalimutan ko na naman. Ano napunta sa kanya yung? Diba, meron akong kalibin. Tapos nag-iwalay kami. Eh may nag-offer sa akin ng kasal. Dun sa kanya kagad ako. Umuuna kagad ako without ano talaga. Tapos yung kalibin mo? Nag-iwalay na kami kasi nga may iba. Ngayon, nung nag-iwalay kami, merong biglang nag-o-offer sa akin sa club. Sinunggabang ko kagad. Dahil? Eh, siguro. Parang may galit ako sa... Kung revenge. Kaya mo, revenge. Parang ganyan. Kung kaya mo, kaya ko rin. Parang ganun. Without knowing na hindi muna kami nag... Hindi ko muna siya inalam kung anong... Pero okay naman kasi napakasalan naman ako. Kaya lang... Pero hindi mo siya mahal? Hindi. Ang mahal mo yung isa? Ganun na nangyari. Parang so pinili mo siya? Nagalit na lang. Oo. Hindi rin kami nagtagal, hiwalay din. Kaya lang nag-anak na. Mas matanda sa iyo? Konti lang. Apat na taon. Tapos itong isa, hindi na kayo nag-usap ulit? Wala na. Wala nang komunikasyon. Wala na to. Sino-sino mga nanligaw sa'yo noon? Nung nando ka sa club? Mga mayayaman ba? Meron din. Kaya lang ako kasi puso talaga lagi eh. Nakakainis. Puso. May mga mayaman na medyo may meron edad din, na. Pero, ganun? Oo, pero ano talaga eh, talagang kumbaga papasakayin mo lang, pero dito ka mapupunta sa puso talaga eh. Ganun na nangyayari eh. Kaya may mali rin talaga, may mali talaga. mas nakinig ka sa puso mo kaysa sa isip mo. Ganun. Sa utak correct. Mo, no? Kasi iba talaga nasa, ano na eh, maayos. Kaya talaga siguro dadaanan mo talaga eh. Dahil kung talaga alam mo naman mali, hindi ka naman papasok dun. Pero talagang nasa ano ko na yan. Sa linya ko na. Gano'ng katagal kayo nagsama ng husband mo? Wala pang mag-iisang taong pa lang siguro. One year lang? Oo. Ang bilis. Hindi rin kami magkasundo sa mga ano. Kasi gusto niya mangyari, huwag na ako makipag-communicate sa mga previous ko, which is, in a way, tama naman. Pero hindi naman totally mo maiiwasan ng mga kaibigan eh. Lalo na kung maayos naman. Laging wala, tapos naging para pili ko na losyang na ako dahil alaga ako yung mga bata. Tapos siya, wala, hindi maayos, hindi kami talaga magkasundo. Sinasaktan ka ba? In a way, oo, nung huli na. Nagkaroon na ng gano'n, nagsakita na kasi nag-resign siya dahil sa akin. Kababantay, di lalo na kaming wala nangyari. Kaya ako naman, pag may tumatawag pa rin sa akin, kunin kitang kalendaryo, sama ako, sige. Nag-show pa ako sa Quiapo. Para lang, syempre, ma-maintain ko pa rin yung ano ko, mga expenses ko sa araw-araw. Para buhayin yung mga bata? Correct, oo. Tapos yun, nagagalit siya sa ganun, paano kami mabubuhay? Ano ba trabaho niya? Dati siyang sa airline, tapos nag-resign sa akin. Ewan ko, obsession niya ang tatawag sa ganun. Nag-resign, tapos ganun. Bantay kami, di pareho kami tenga. Kaya ang ginawa ko, pag may tumatawag, hindi ako makahindi. Tumatakas talaga ako. Tumatrabaho ko talaga. Total, show lang naman yan. Sa akin, show lang yan. At least kaysa para mabuhay lang yung mga ano. Hanggang sa pagtagal, hindi na kami magkasundo eh. Basta nanakit na, dumating na kami sa ano talaga.
nagpa-blatter na ako, nagpa-medical ako. Hanggang sa totally na, na ano naman siya, naintindihan naman niya. Giwalay kami, naiwan sa akin yung mga bata. Yun ang talagang gapang na ako. Back to one na talaga. Trabaho, trabaho, trabaho. Nag-show pa uli ako kahit nag-anak. Nakapag-Japan pa ako. Sustento na lang. Kailangan kong ano eh, discarte talaga eh. Awa na, Diyos, nakatapos naman. Hindi na kayo uli nakita? Ayoko na rin eh. Ayoko makita ngayon. Siyempre, ngayon malaki na, baka gusto nilang mga anak ko masilip. Walang problema kasi malalaki na eh. Paano mo binuhay yung mga bata? Noong una, pumapabor ako sa nanay ko, pero bandang ulit, talagang trabaho diretso, tapos nakuha ko sa Japan, tapos may nag-sponsor sa akin sa London. Ang ginawa London? Ko, hindi ako nag-tourist, may nag-sponsor, tumrabaho ko talaga. Trabaho sa London? Cleaner ako sa mga baybay kasi per ora dun eh, oh. Wow! Dumiskarte ko, nakita ko, nag-post ako sa ano, sa mga mini-mart. Lakad-lakad muna ako, because Diyos ko, nakigagawin ko rito, wala naman akong gagawin. Kasi ang plano ko, matatakan lang yung passport ko. Pero nakita ko na, kalagay doon, pero pwede pala mag-post sa mga mini-mart doon na, do you need a helper with hardworking, ganyan-ganyan, cleaner. May mga tumatawag. So, pinatulang ko talaga kahit na tourist ako. Hindi nila lang tourist ako. Hanggang sa nirepair din ako ng kapwa. Ano, kasi siguro maayos ako. Nirepair ako ng, di ba, mga puti gano'n naman, nirepair. Hanggang sa dumami, sumuko na ako. Pero tuloy-tuloy lang. Nakapag-uwi ako kahit pa paano. Pero pag Tuesday, nag-volunteer ako sa simbahan doon. Tapos yung Filipino community. Filipino community. Tapos noon, pagka ibang araw, talagang trabaho ko. Tapos lahat ng mga damit ko, iniwa ko nung doon sa donation nung sa labas, mga ano, di ba, nag-donate. Ang dinala ko yung mga bago na binamilik sa mga anak ko. Gusto pa nga ako nung isa na pabalikin, eh, ang hirap nga ng sponsor, eh. Walang mag-ano sa akin. Ilang, naka-isang taong ka rin doon sa London? 6 months lang, kasi six months lang yung check ng visa. Diba? Oo. Oh. Kaya, pero pagka naglalakad ako along the way sa mga mall, hindi naman ako tatakot kasi may passport ako eh. Wala naman ako sa bahay. Tsaka pinapaliwanag ko rin sa mga boss ko na, sir, I'm just a tourist. Ganyan. No problem, as long as you're very, very clean. Ganun. Wala ka nakilala doon? Merong gusto na naman problema. May gusto na nung makisama sa akin, magpakasal. Kailangan ko na Senomar. Certificate of No Melchi. Ito, ayoko rin magsinungaling doon. Wala na akong mautusan dito sa Maynila. Wala akong mapaboran na para ayusin yung ano ko, Senomar ko. Na talagang pwedeng ayusin, ganun. British to, ha? British. Brito, no. Meron din Lebanese. Mga karpintero doon na sa construction doon, malalaki naman ang sahod. Ang habol ko lang na maging residente. Residente o kaya ma-extend man lang. Okay. Yung isang boss ko rin, tinulungan ako, nagpunta pa kami sa consul. Pero sabi, kailangan daw back to base, uwi muna ng Maynila, tsaka uli. Alam ko namang imposible. Di ba gano'ng kasimple yun? Yung kunyari, may makilala ka na Briton, pakasal kayo, di ba gano'ng kasimple yun? Hinihinga ng certificate of marriage. May bet, ha? Ang Pilipina, kasi Pilipina ako eh. Eh kung ano, kunyari, balik kayo ng Pilipinas, pakasal kayo rito. Gusto nga ng puti. Yun lang, gusto ng puti, dun na. Aayusin ko pa yung ano ko. Kung mahal ka naman talaga nung Briton, di gagawin niya lahat. Sa bagay. Baka hindi pa rin para talaga, ano. Baka hindi rin serious, ano? Correct. Baka gusto. Baka binubola ka lang. Ewan ko lang, kasi pinagbibigay, nag-ano naman, pero walang... Matanda ba, bata? Matanda. Matanda. Moron sa matanda talaga, ano ko eh. Ganon eh, ganon ang mga ano, sabi ko. Mo. Baka talaga hindi para sa akin to. Oo nga. Kailangan ko umuwi. Sabi nga ng mga ibang kababayan dun, muna ano yun, yung visa mo. Sabi ko, hindi, kailangan ko umuwi. Kasi doon, pag hindi ka pwedeng tumira sa mga boss mo eh. Loyal sila sa ano nila, sa bansa nila. Gusto mo, uupa ka namin 50 pounds a week. Kapwa Pilipina mo nandun, kaya lang karamihan nun. Wala ang visa nun, mga ano na rin. Dead na rin. Sabi ko, ayoko naman, baka madamay naman ako. Talaga siguro hindi para dun. Kasi umabot na hanggang sa, di ba, nag-locking. Buti na lang ako, wala na ako dun. Mga anong taon yan? 2008, gano'n. Sayang kasi, ano, ando ka na eh, no? Nga, pwede nga lang magtago. Tatago talaga ako eh. Ando ng pera talaga. Maliwanag tsaka mababait. Lumalapit sa'yo yung trabaho, no? Oo, pero ora pa. Ano pa gusto mo? Lahat. Wala akong pahinga. Ang problema kasi, yung mga anak ko walang guidance. Nandito sila? Oo. Mga ilang taon sila noon? Isang siguro, mga 15-16 yung mga ganyan. Teenager. Baka maligaw ng landas, yun din naalala ko eh. Sino nag-aalaga? Hindi, yung sa nanay kong Maynila,
di ba bumalik kami sa nanay ko Maynila. Meron yung kanya-kanya kaming kwarto. Pero syempre not all the time na masusubaybayan ng nanay ko yan. Siyempre, may kanya-kanya pamilya. Mga kapatid ko, may kanya-kanya pamilya rin. Ayoko rin eh. Responsibilidad ko yun eh. So, kailangan ko umuwi. Kailangan ko talaga umuwi para... Kasi kung hindi ligaw landas din eh. Dahil alam mo ng Maynila, mas marami impluensya dun eh. Mga kapitbahay, syempre. Inom. Baka maligaw ng drug. Sabi ko siguro, kailangan ko umuwi. So, pagbalik mo ng Pilipinas, ano naging trabaho mo? Umuwi ako. Tapos, yun ay ipong ko. Yun ang pinangsug, ano ko muna sa kanila. Nakaraos hanggang sa dumating yung time na gumraduate nung isa ko. Doon na nagsimula. Yung police? Oo. Siya nang kahit papano sumuporta sa akin. Tapos lumabas kami ron ng bahay kasi nga medyo magulo. Sabi ko, labas tayo ng ano, lipat tayo. Napunta muna kami sa Project 8 sa Mibaler. Tapos nag-offer noon yung tsahin ko sa side ng tatay ko. For free yun, ilang taon din yun, tatlong taon din halos. Kaya nga talagang may contact sa tatay ko, ang problema lang, parang ayaw talaga eh, ayaw hindi magtapat eh, hindi ko rin maintindihan eh. Kasi naalala ko yun, nung kabataan mo, parang naging laman pa ng ano yun eh, mga showbiz talk show noon eh, kay Inday Baniray, di ba yung see-through? Sabay-sabay kami diba, parang in-interview ka rin tungkol kay Romeo Vasquez. Correct, sabay-sabay. So I'm sure napanood ni Romeo Vasquez yun. Oo, pero hindi ko alam bakit tayo, siguro na, ano na rin yan. Pinuntaan ko pa yun sa may Green Hills eh. Di Gaspi Tower, ano ba yun? Yung condominium doon. Hindi ako makapasok. Parang pinadala ko na lang yung sulat sa kapatid niya sa tatay yata yun. Tapos nagbigay din ako ng sulat sa Tayabas, Quezon. Siguro naman nabasa yun, pero wala. Hindi ko alam ang reaksyon eh. Kung ano. Pero yung mga kamag-anak, ano in-acknowledge ka? Oo. Pinatira nga ako sa Baler, tatlong taon niya. Medyo, at tagal ka na namin hinahanap, bakit po? Ay, ka, doon ka muna tumira kasi nandito kami sa ibang bansa sa US. Sige ka ako, libre. Ana sa US sila? Oo. Di, yung anak ko, punta kami doon kami talaga. Matwira ko malaki, tapos wala akong babayaran. Si Romeo nasaan? Nasa US na. Nasa US din. So, nag-uusap yun, di ba? Oo, nag-uusap. Kaya lang di rin niya maintindihan din kung bakit ganun. Parang living ano pa rin eh, gwapo pa rin nandating siguro. Parang ano boy binata. Oo, boy binata pa rin talaga. Pero wala ba siya nabanggit man lang? Siyempre nakapagkwentuhan sila na parang, yung anak sinabi mo, pinapatira ko doon sa bahay. Oo, sinabi na raw nung tiyahin ko pero hindi niya alam kung ba't ganun ang response. Anong response? Parang wala lang, yung ano lang, pag nagkita rin sila sa mga karami na event, mga okasyon, nababanggit naman niya. Sabi ko talaga, wala kang ano sa mga anak mo. Parang dead mo siya. Oo, parang yung sa una lang ano mo, yung mga remaining mo. Marami naman kami. Marami ba kayo magkakapatid sa labas? Iba-iba. Yung hindi niya na pinagbigyan ng ano ba, hindi lang naman ako pala. Meron ding iba na hindi niya. Si ano, bali half-sister mo, si Lizelle? Lizelle, oo. Ni parang sa kanila. Amalia. Amalia Fuentes, no? Mm-hmm. Meron pang iba eh. Nakita ba kayo ni Lizelle ever? Hindi, pero alam niya. Hindi kami nagkita. Wala rin way. Meron ba mga kilala na ano? Na hindi artista, mga anak sa si Luigi. Alam ko may anak Luigi. Siya. Nasa US din, pero ibig sabihin kanya-kanya talaga ng ano yun. Sa mga child, okay ako eh. Hindi ko rin maintindihan kung anong ano yan. Baka ayaw niya talaga. Walang way talaga. Paano naka-apekto sa'yo yun? Yung hindi pagkilala sa'yo ng tatay mo? Eh siguro, dala-dala ko rin yung sama ng loob. Ganun na wala naman akong ginawang ato sa kanya. Nung una, pinipilit ko, pero nung bandang huli, so una rin ako, sabi mo. Yung una rin, pagkano, basta importante, mga anak ko nandiyan. Bahala na ka ako, bahala na ano. Ngayon, pinapadalan ako ng tsahin ko ron. Maantli kami, Joy, ako, sige ako, bahala sa'yo. Kaya naman ano, kaya lang, hindi pa ganun ka ano, ayoko rin namang masak sa anak eh. Padala niya ako, 5,000, maantli, malaki na sa akin yun, wala naman akong babayaran eh. Sarili mundo ko na lang ang ano eh, mga bisyo ko na lang mangyayari. Pasyal-pasyal kain. Basta papadala kanya ng isang box monthly. Ganun ang ano yan. Di okay na ako dun. Sabi ko okay na to. Pero deep inside, hindi ka okay. Kasi gusto hindi ko siyempre okay. Kinalaanin ko na tatay mo, di ba? Acknowledgement man lang. Ano ka man lang. Eh wala. Sabi ko, pagod na rin ako. Kaya mo na. Talagang para sa'yo, para sa'yo. So dumating yung time na kailangan ko nang umalis dun kasi doon na magpe-permanente. Eh, siyempre, magkakapatid yung malaki. Kasi laki nito. Conjugal yung property na yun. Nagkanya-kanya na, nagpartiyan na. So, sabi ko sa anak ko, kailangan nating lumipat na. Pero walang samaan loob, walang problema. Dito kami na napunta. Kaya,
ano, simula naman. Gano'ng kahirap ba yun, Joy, na habang lumalaki ka, magkakaroon ka ng pamilya, eh wala kang kinikilalang tatay. O walang tatay na kumikilala sa'yo. Gano'ng kahirap? Eh minsan, pagka nakikita ko yung iba yung masayang pamilya, naiinis ako. Parang humihiwalay ako. Hindi ako natutuwa sa ganung ano. Parang na-out of place ako eh. Alam mo, may mga barkada ako. O kaya makikita-kita sila, get together. Kahit na nang isa boyfriend ko dati, pag nakikita-kita, umaalis ako. Kasi ando yung inggit ko eh. Ando yung galit. Yung ano, parang... Lalo na sikat yung tatay mo, diba? Parang lagi pa tinatanong, ganyan. O, kamusta na ano mo, hindi ka ba sinusti? Ayoko na ng mga ganun. Hindi ko na, ano, kasi ayoko na nga, kinakalimutan ko na. Ayoko na siyang isipin. Pasensya ka na, tatanong ko sa iyo kasi nga, hindi, diba? Oh, tama para lang mas sa malalaman ng tao, diba? Kung ano talaga ang totoo. Saka na ilalabas ko rin kasi, depende rin kasi pag may nagtatanong na kapwa, ano lang, ayaw ko rin ngayon sa inyo, tiwala ako tayo inyo na, saka na ilalabas ko rin talaga. So, paano siya nawala, si tatay? Para pumanaw? Sa ospital, kasi ina-update pa ako eh. O, yun, ito tatay mo, gaganon, parang masakit ng ulo yata. Sakit ng ulo kasi sabi ko naman nangyari eh sa dami na iniinom ng gamot niyan eh. Pampabata pa rin siguro o ano, tinamaan daw yung liver, ganyan. Tapos parang ayaw na ng kausap, pinapasyalan ng tiyahin ko, pinipicturean pa nga, hindi ko lang ma-open sa iPad ko eh. Pinipicturean pa niya na, oh ito yung father mo, ayan, ayaw ng kausap. Pinakausap ko na ano, mag-ingat, ganyan, ganyan, ayaw niya ng kausap. Para suko na. Parang ayaw niya na nalungkot. Oo. Na-depressed na. Ganon. Kaya sabi ko, sige, okay na rin yung kako. Wala tayong magagawa. Sabi pa ngayon sa video, yung anak mo. As in ano, pero hindi siya sumasagot. Parang tingin ko, that time, suko na siya sa sakit niya. Yun yung inabot lang, yun lang. Hindi ko lang mabuksan yung ano eh. Yun yung inabot. Kumbaga, updated pa rin ako. Kaya sabi ko, baka talagang ano, hindi para kami sa isa't isa. Ganun sa kahuli-huli yung sandali. Meron pa rin talaga akong picture. Talagang meron pa rin ano. It means na ina-acknowledge ako ng mga kamag-anak. Wala lang time talaga. Sabi niya, gumawa ka ng paraan para makasilip ka man nandito at makikita mo kung paano ka namin ano yun, mahalin. Sabi ko, hindi pa siguro panahon. In his time siguro, bahala na. Sa ngayon, day-to-day na lang muna ako. Ganun ang ano sa amin. Ano hanggang yun. Ngayon, ano, nakakausap mo pa rin yung mga kamag-anak? Once in a while, pero hindi na gano'n kasi busy na sila eh. Basta pagka kung ano, may address naman, at kung talagang mapapala rin kang makalipad, eh di, tawagan mo lang kami. Ironically, yun nangyari sa mga anak mo, is parang gano'n ngayon yung nangyayari sa ama, sa asawa mo, saka sa mga anak mo. Na hindi nila nakikita, hindi nila nakakausap kung sino ang tatay nila. Oo. Pero ba, ano sinabi yun? Ko naman, nakwento ko naman, kaya lang talagang, sabi ko, tsaka sila binibigyan, baka gusto nyong silipin sila, malalaki na kayo, hindi ko na kayo hahabulin. Kasi okay that na time, nanay, wala na. Wala na. Parang silang hang up sa tatay nila, parang sino ba tatay namin? Alam naman nila, kaya lang. Na parang ikaw rin yung pinagdaanan mo. Nakita nila na yung sistema ko, yung hirap ko eh, pati pag-aaral. Nakapag-aaral sila ng maayos. Yeah. Nakagraduate ng maayos. Hindi naman yung talagang ano lang, na okay naman. So, wala silang masasabi na ano sa akin. Pero ngayon, open ka. Kung sakaling nanonood yung tatay, yung asawa mo dati, wala no? Wala na, okay na. At gusto niya makita yung mga anak niya, okay na sa iyo. Gusto nga, may pamilya na siya para ano eh. Oh. I'm sure wala, meron wala. Na siguro sa tagal noon, di ba? Gusto ko nga, mauna na siya magkapamilya para sure, ano. Na yan. Kasi ako, wala namang ano talaga. Ang gusto ko lang talaga ay nakakalakad ako nang walang may magtatanong kung anong oras, ganyan-ganyan. Saka siyempre ayaw mo rin na mangyari sa kanila yung nangyari sa'yo. Na hanggang sa huling sandali, hindi nila kilala kung sino tatay correct. Nila. Ako naman wala nang ano. Nung umpisa lang yan, siyempre nag-anak ka, gusto mo sa'yo yung bata, ganyan. Pero habang tumatanda, okay na. Pinapayagan ko na, ayaw naman minsan. Huwag na, okay na to. Yeah. Ano pakiramdam mo, Joy, na meron ka ng isang pulis na anak, tapos yung isa mo nasa call center na. Ano pakiramdam mo bilang isang ina? Proud na ako dahil akalae mo nairaos ko. Hindi ko lang parang magic. Sabi, natapos ko pala to. Kasi wala naman ako inutangan. Talagang sarili. Ayoko kasi nung uutang tapos baka hindi ko mabayaran. O kaya may maririnig ka na magpapahiram din naman. Tapos hindi naman pa, may maririnig ka pa. Talagang dumiskarte ko ng gusto. Talagang
kung ano-ano pinasok ko, parang ganun. Nag-center pa nga ako nung may anak na ako. Na-raid pa nga kami doon. Diyos ko, natago ako sa may, ano ba yun, sa may aircon na yung generator. Nintay ko na lang kainin ako ng generator. Dahil ano meron? Eh, pinatay namin yung ilaw para hindi kami mahuli. Ano meron? Ba't kayo huhulihin? Nagsishow kami ng center, eh, bawal namin tayo may kainita na. Tapos kasama mo yung mga anak mo ron? Minsan sinasama ko kasi walang mag-aalaga. Tapos sumasayaw ka sa stage? Hindi, ginagawa ko. Di, nasa, nasa likuran pa ng stage. Sabi ko sa mga kasamahan ko, hawakan nyo muna yan. Hawakan nyo muna. Sesegue lang ako. Wala namang, ano doon, sexy-sexy lang. Wala. Sayaw-sayaw. Eh, yung anak ko, minsan nakalusot, nakatingin sa akin sa speaker, na gano'n naiyak naman ako, nakatingin. Huwag kang ano, ha? Sabi ko ngayon, wala kang detay. Yung lalaki, lalaki to. Hindi tayo kakain, wala kang berde, sabi ko ganyan. Hindi naman nag-ano, kaya lang siguro parang nabasa ko yung itsura niya na, mama ko, parang gano'n. Ilan taon siya na? Ano na, tatlong taon pa lang. Mature na sila parehas. Minsan sinasama ko talaga, pero hindi na nila nakikita. Eh, no choice ka naman eh. Wala mag-aalaga eh. Tsaka ayoko talaga magbigay ng obligation sa iba. Ayoko talaga. Kumbaga, ginusto mo yan. Ayoko rin mag-ano, mano sa iba, pumabor. At hanggang ngayon, rumaraket ka pa rin. Ano ba mga racket mo ngayon? Yung nagkataon naman, nung huli na, eto na, nung siguro 2 years ago, may kaibigan ako si teacher. Ano ko noon eh, pinasok ako sa CADAC, sa kay Mayor Joy. Anti-drugs. Anti-drugs. Mm-hmm. Sabi nga na anak ko, mapasok ka dyan, eh, hulihan niya, mami, magkapata. Hindi! Alam ko to, di, ganon. Eh, ano naman yan, renewal lang. So, naka 2 years ako doon. Mm-hmm. Tapos, nung hindi na, nag-end of contract na ako, parang ayoko na rin, kasi nga, talagang takot na rin ako. Nagpahinga na ako dito. Tapos, nung kataon naman, natambay ako sa barangay, sabi ni teacher sa akin, pasok tan liaison, total naman, alam mo yung ano ng barang ng City Hall. Sige ka ako, chair. Hindi ko na tinatanong magkano, eh okay lang yun, basta meron akong ginagawa. Naipasok naman ako. Pero eto na, lately, nang nagpalit ng administration, syempre, kailangan na magpalit. Okay lang, so pahinga na ako. Ngayon naman, tambay kami nung isang kaibigan ko dyan, si Johnny sa bakery. Nagkataon naman itong si Eva ng Mang Tomas, umupo, tumambay. Sa litsunan. Oo, sa litsunan. Mm-hmm. Lika, sama ko kayong dalawa sa litsunan. Sige, kako, lika. Diyan, lika, sama tayo. Diskarte. Hanggang sa gano'n na nga, araw-araw, o paminsa-minsa, pag maramihan, lalo na noong December, talagang salit-salitan. Deliver, o kaya tagalista ako sa resibo, yung mga bumibili, o kaya taga-timpla nung taga-balot nung sauce, dinuguan, yan. Yan naman ang ano ko nung... Hindi ka namimili ng trabaho, ha? Di? Talagang, walang ano sa akin, oh, kahit ano. Basta kumita. Minsan nga may pumapabor na magpapadala sa senior ng ID. Minsan di ko na rin tinatanggap kung ano kasi senior eh. Alam ko kasi yung mga lakaran, tinutulungan ko na lang. So naglalakad ka ng mga papeles sa City Hall? Oo, minsan pag kami lumalapit pa rin sa akin kahit wala na ako dyan. Minsan pag wala akong magawa, andun ako sa charity sa Tayuman. Hugas pinggan ako doon, wala. Hindi naman ako in return, hindi naman ako nag-ano. Basta gabayan lang ako. Kasi hindi naman pera-pera palagi. Parang gusto ko rin yung magtrabaho ng walang makatulong man lang. Saka nalilibang mo yung sarili nalilibang. Mo. Kasi yung mga anak ko wala na rito, di ba? Oo. Kaya pag Sunday, punta ako dun, hugas ang pigas, huwi na ako. Nagkataon lang ng lockdown ng time na yun, kaya hindi sila nagpapapasok. Tapos ngayon katiwala ka rito sa property niyo? Mm-hmm. Nagkataon naman ito, na si teacher Annie. Pantay. Oo. Na, ako naiwan kasi. Diyan, pag may mag-ano, pakisilip na lang. Kung paki-enter din, tapos tawagan mo lang ako sa gabi kasi teacher siya sa Thailand. Eh, ito, bago lang ito sila AJ eh. Bago lang. Sabi ko, sigurado. Kasi minsan may tumira dito, nabuniliaso ako eh. So, bakit? Eh, parang pili ko, iskamera dating kasi bayad-bayad, di naman pala pumapasok sa bangko. Patay ka ako. Pero dito nakatira, ha? Oo. Hanggang sa umalis, sasabi ng teacher. Teacher, sabi ko, parang mali ako nang napaupahan eh. Ayaw mo na, basta umalis na lang. Sige, talagang wala tayong magagawa. May ganun tao talaga. Napaalis naman na maayos. Okay, ano sa tingin mo yung ano, pinanggagalingan yan? Yung parang, pata ka pa lang eh. Talagang gusto mo nang humanap ng ano eh. Gusto mo nang dumiskarte para maghanap buhay. Gusto ko talaga. Bakit ka ganun? Ewan ko, gusto ko talaga eh. Parang ayoko nang mayroong pinapabora na tao. Na halimbawa sa side namin sa mga kadugo ko kasi lahat college siya nakatapos eh ako lang ang hindi eh. Hanggang ano ka ba? Hanggang second year college lang ako sa laku. Ako lang sarili ko yun ako pa. Ano course? AB Tourism eh kahit ano gusto ko talaga kahit katagalin sa sapatos okay lang sa akin patulad mo lahat
lahat gusto kong gawin. Basta may ginagawa ako kasi kaya ko pa eh. Ayoko nung naghihintay na lang ng grasya, ayoko nung maasa sa mga anak kahit na may trabaho na ayoko. Hanggat kaya ko, kilos ako ng kilos talaga. Misa nga kahit libre, okay lang. Basta may ginagawa? Oo, misa may mapapagawa na kung ano. Ng, alibaw, sa magde-death claim mo, may namatay, lalakarin yung ano. Sige, likad, lakad tayo. Ganon. Siguro sa sobrang dami mo ng pinasok na trabaho, no? Hindi mo siguro matandaan yung dami. Ang dami, dami. Nakapag-abroad ka pa, di ba? Nakasisimple pa ako ng ano. Mabubuhay ka talaga kahit na nawala ka sa showbiz, no? Oo, na rin talagang, basta ano lang, lakad lang ng lakad, yung talagang huwag kang mamimili. Huwag lang talaga yung illegal, huwag ka lang mamimili talaga. Wala naman nakakahiya eh. Wala nakakahiya sa trabaho na ginagawa natin. Hanggang ngayon ba nakikilala ka pa rin nila? Na ikaw yung may dati artista? May time na gano'n, may time na hindi. May time na parang natatanda ako yung mukha. Saan? Baka hindi pa tayo nagkita, mga gano'n. Misa naman, kilala kita ikaw si ano eh. Hindi, yung kapatid ko yun. Ba't inidinay mo? Kasi minsan, depende sa feedback nila eh. May time na masakit magsalita, di ba? Tulad ng? Halimbawa, di ba ikaw yung nagkubad nung araw, ganyan, ganyan. Iniiwasan ko na eh. Pero pag maganda naman yung ano, yung iba, okay. Nababasa ko rin yung tao kung ano eh, depende sa pag lalaki nagtatanong, di ba? Medyo bastos yung iba. Oo, may mali siya, o kaya yung, di ba ikaw si ano, ganyan, ganyan. Eh, minsan sarcastic pa yung mga ano, kaya napipikon ako. Kaya hindi ako yun, wala na. Huwag na natin pag-usapan kasi eh, mga anak ko eh, ano na. Pro na, kaya wag na natin itungkatin. Pero may time naman na na-open up ko sa iba. May regret ka ba doon sa nakaraan? Merong konting-konti, pero kasi pag naisip ko talaga siguro dadaanan ko siya eh. Dahil kung alam mong mali, diba, hindi mo papasukin. Siguro talagang dadaanan ko siya hanggang sa gumanda yung ano ko siguro. Talagang... Yun talagang ano mo? Para sa akin ha, ganun. Para kapalaran mo? Kasi kung talagang sa umpisa pa lang maganda, di sana dinaretso ko na yung magandang buhay. Kung nasa London ako, di sana hindi na ako umuwi. Kaya lang, yun nga, tourist naman ako, so kailangan umuwi. Patayin ko yung passport ko, ayoko naman. Masururin ka kasi sa batas yun yun. Ayoko. Kasi ayoko, pwede mo namang ano, pwede ka namang gumawa ng mali, pero pwede. Ginawa mo yung tama. Ayoko kaya ka nakabalik ng Pilipinas. Kaya mali mo, hindi natin masabi, may kumuwi sa akin, at least maganda yung presentasyon ko. Yan. Hindi ka na uli nagkaroon ng relasyon after nung kasama? Wala na eh. Wala na. Ayoko na rin. Ayaw kasi na. Baka magkamali na naman ako. Tsaka, papano, titira, di ba? Wag na. Okay na ako nung okay ganito. Yung kahit anong oras ako umuwi o anong, basta yung alaga ako, mga tuta ako, nandyan. Okay na. Hindi ka nalulungkot mag-isa? Hindi. Wala may time na naisip ko, lalo nung lockdown dahil ang aga-aga matutulog. Naisip ko na wala kang kapartner, pero hindi rin eh. Pag naiisip ko yung mga hindi maganda nangyari, okay na ako sa ganito. Basta na pagtapos ko sila, tapos yung obligasyon ko, okay na ako. Pwede na ako sa sarili ko naman. Yan, may mga kaibigan, may barkada, ganyan. Mga professional na rin. Doon ka nakilala sa showbiz, sa mga sexy roles na ginamparan mo. Ano yung pinaka-madilim na bahagi no, ng buhay showbiz? Na naalala mo? Siguro yung mga pagdating sa mga pelikula, hirap ako talaga yung kailangan may mga kissing scene ka, may mga sexy kang talagang noon talagang umabot ako sa na 80s yan eh. Talagang kailangan wild ang mga ano mo. Hindi ko alam na ganun pa rin later on. Wala akong, walang para sa akin, walang masama. Nakakalat sa mga ano, di ba? Ang nasa isip ko noon, nagkakapera ako dito. Yun lang. Hindi ako na may meron siya sa ibang tao, wala akong utang sa ibang tao. Yun ang pinaka-ano ko. Kumbaga, katawan ko to. Akin ang pera ko. Ganun ang ano ko. Hindi ko alam na later o na nag-iiba pala ang ano ng pananaw ng tao. Magkakapamilya ka. Hindi ko alam na ano pala yan. Pero awa ng Diyos, wala namang ano sa akin. Okay, maganda ma-share mo rin yung kwento niya. Kasi baka may mga nanonood sa atin na nagbabalak din mag-artista. Oo. Yung mga gusto kong dapat malaman din ako anong, eh, oh, anong mali, anong tama. Correct, tama ka. Diba? Dapat may limitasyon talaga oo, eh. Oo, talaga. Kasi later on, huli na. Nangyari na. Nagawa mo na. Wala na. Ando na yan. Lalo na ngayon. Nagawa mo na. Hindi mo na kailangan ano, kahit anong deny mo dyan. Alam nila yan. Lalo yung mga kasabayan mo, alam nila yan. Saka naging bahagi rin naman kayo ng buhay ng mga Pilipino. Kahit correct, na minsan, correct, hindi maganda. Hindi yung... maganda, oo. Pero kahit paparo, nakatulong naman ito sa pagbuhay niyo sa pamilya niyo.
hindi kaya hindi rin ako nag-aano eh kasi kung wala ako niya di paano yung mga, di ba? Saan ako pupunta? Wala namang mag-aano sa akin. On my own ako eh. Malaking bagay din yan talagang wala rin naman ako pinagsisihan. Hindi naman ano. Hindi ganun kaano. Naiisip mo lang pero hindi rin kasi sumahod ako dyan. Nagkapera ako dyan. Nakilala ako dyan. Hindi naman habang buhay ganun eh. Sumasahod ka. Hindi na masama. Yung iba nga walang wala. Natutulog sa bangketa. Diba? Eh eto. Ikaw ang hinahanap. Gusto ka. Babayaran ka naman. Wala kang at wala akong pinerwisyo. Wala akong utang talaga. Wala akong utang na ano. Kung meron man, binabayaran ko. Pero sa ngayon na lang yun. Pero noon, takot ako eh. Kasi yung away nung araw, di ba? Oh, yung ano mo, ganyan. Hanggat maaari, iniiwasan ko. Kasi nga, kaya nga, nag-show, nag-artista. Yan ang ano po. Saka sabi nga nila, ang greatest achievement ng isang magulang ay makikita mo sa kanila mga anak. Yun, oo. Kaya, yun nga, nung nakita kong ganyan, solve na ako. Okay na ako. Pwede na ako kusan-san rumampa uli. Rumampa uli. Pwede pa ba? Pwede pa ba rumampa uli? Pwede pa. Mga backup na lang, mga ano na lang, yung ba, mga sa mga series, yung mga drama-drama. Ah, willing ka? Oo, willing ka bumalik sa showbiz. Oo, mga kunyari naka uniform ako ng kasambahay, laban ako diyan. Ah, talaga? Oo. Hindi ka mamimili ng role, wag lang sexy ah. Oo. Ayaw mo na bumalik. Hindi na rin talaga. Oo, wala na rin talaga. May tiyana ako eh. Basta yung gusto wala ko na mga... Wala pa ba nag-offer sa'yo? Wala pa kasi ngayon lang na to first time sa'yo. Ayan o, ayan o. Direk. Alam mo na, alam na this ha. Direk CM. Naka nanonood si Direk CM. Mga nasa likuran lang, walang problema sa akin yan. Anong-ano mo, anong life lessons ang pwede mong i-share sa mga kababayan natin? Sa napaka... Kumbaga, makulay na buhay na pinagdaanan mo. May malungkot, may masaya, may nakakatakot. Paano mo isa-summarize lahat ng yun? Basta laban lang. Kumbaga, as long as na wala ka naman tinatapakan tao, wala kang piniperwisyo. Kung ano man, huwag lang mamimili. Ganun talaga ang buhay eh. Sinusubukan tayo niyan. Ako, on my own talaga, ang tindi ng proseso ko talaga magmula nung magulong pamilya, nawala, tapos hindi inaknalis ang tatay, tapos trabaho, walang kapartner sa buhay. Laban lang, diretso lang. Ano rin tayo, tutumbukin din natin yan eh. Magkakaroon din tayo ng liwanag. Talagang dada ka sa madilim eh. Unti-unti magkakaliwanag din yan. Laban lang lagi. Huwag ka lang mamemerwisyo, yun ang importante. Low profile lang, maging humble. At syempre, prayer pa rin. Talaga number one. Yan talaga. Kasi lagi yung tinatakbuhan ko rin eh. Pagka yung magulo daigdig ko, pupunta na ako ng Quiapo eh. Takbo na ako talaga. Nung nagulo yung ano namin. Nung ang anak ko eh, nag-aaral sa PCCR pa. Ano ba yung? Promissory. Promissory, exacto. Promissory note. Oo, promissory. Mang paig naman ng bandang uli, ayaw na. Sabi ko, ma'am, hindi ko nang kukuni yung card kung hindi ko naman mababayar. Still, asa inyo yung diploma ng anak ko. Diba? Yun. Naintindihan naman nila. Pumapayag bandang uli. Hindi ko naman kukuni yung card. Basta pagbigyan nyo lang makapag-exam. Awa ng Diyos. Nakalusot naman. Nakaano. Siyempre, hindi mo rin naman na ano yan. Eh, kukuni naman diploma yan. Wala namang pangalan pa yan. Ano ko rin. Natapos ko rin. Yung isa, ganun din. Ano? Yung isa, may gusto ko na mag-ano. Hindi, pahinga muna na isang semester. Ito, one at a time. Yun, hanggang sa nagkasabay na sila. Na kaya ngayon kung alam lang nila. Oo, kung alam lang nila yung mga pinasukan ko. Alam nila kasi kahit sa center nasasama ko sila. Kaya naman hindi sila nakakalimot sa iyo. Hindi talagang hanggang ngayon. Oo. Tumutulong sila sa iyo. Oo, pagka isa sa may o magbe-birthday ka na. Ay, ako, huwag na tayo, perahin nyo na lang, sasabihin ko. Huwag na tayo maganda, handa. Perahin nyo na, ako mag-isa, iikot ako na iikot eh. Ano ba yan? Mukha ano ba? Pera na naman. Uy, kasi, di ba, huwag na tayo mag-gastos lang. Gusto nyo, kain na lang. Practical. Oo, practical na lang tayo. Marami tayong ano. Lalo na kayo, isa, may apo na ako eh. Ito si yung police. Si police, oo, may apo na ako dyan. Dalawang buwan pa lang, oo. Huwag na, ano lang yan, tuon nyo na lang sa ano. Yung isa, wala pa. Sabi ko, mag-sawa ka na, kahit na makita mo yung lahi mo. Hindi na, may responsibilidad. Yan mong ganito na muna ako. Yun ang... Anong-ano mo? Anong gusto mo sabihin sa mga anak mo? Salamat pa rin kasi naintindihan ako.
na kahit na ako lang mag-isa, sumunod sila sa akin. Kaya lang talagang ang hirap, yung baon, yung ano, natiis nila na minsan 60 lang, kaalis siya, 60 pesos lang. Minsan nakasimangot kasi siyempre kulang yung ano. Pero inaatid sundo ko, kahit malaki na, nakikiusap lang ako na huwag maabarkada kasi sila magdadala yan, hindi ako. Minsan lang yan, ako. Kaya maalin nyo yung ano hanggat meron pa ako. Kasi talagang walang kasiguran yung ano ko. Walang kasiguran itong diskarte ko. Makatapos na kayo, masaya na ako. Hindi naman na nangyari. At nangyari na nga yun. Kaya okay na ako. Ano na, medyo maluwag na kasi talaga natatakot din ako kasi ang college, ibang pera, ibang bayaran dyan. Talagang kahit na sabi mong semi-private o ano pa man, maglalabas ka talaga, araw-araw na baon niya, yung pagkain, yung dalawa yan, naku po, patay ka ako. Kailangan talaga dumiskarte pa. Anong gusto mong maalala nila sa kanilang ina? Na magtiis kayo, kumbaga, hindi lahat ng pagkakataon eh, one click lang kagad. Yung ayusin nyo yung buhay nyo, gaya ng, wag nyong, hindi ko naman sinabi, wag nyo akong gaya kasi naligaw na nga ako ng landas kayo. Mahalin nyo kung magkakaroon kayo ng mapapangasawa o meron kayong kapartner na, eh, mag-usap kayo ng maayos. Huwag kayong ano, yung singhalan na singhalan, ganun. So, par okay naman. Sa nakita yung nangyari sa buhay ko, nagpapasalamat pa rin kasi hindi naman ako ikinahiya. Nagpasalamat pa rin naman ako na ayaw nga nila na meron, o sino may umapi ba siya? Hindi, wala. Ayaw lang nila ng ano, papasalamat pa rin ako dahil tinirato pa rin nila ako talagang nanay talaga. Kasi iba, di ba? Kakahiya. Dapat lang. Sa akin naman, hindi. So, sobrang dami hindi naman umabot. Pinagdaanan para lang buhayin sila at pag-aralin. Nakakakain sila ng ano, saludo, kahit papano. Saludo kami sa iyo. Paano mo nagawa yun? Bilang isang single mother. Yun nga. Kaya nga, ano, okay na rin ako doon. Hanga-hanga ka talaga. Namimiss mo rin sila paminsan-minsan. Anong ginagawa mo pag namimiss mo yung mga bata? Eh, nagtetext lang ako. Pero minsan talaga inaalo ko sarili ko kasi pag inano ko, pag nagkatawa kami, wala nang babaan ng telepono. Kaya lalabas ako, aayain ako ng isang kaibigan ko. Halika, ikot tayo ng Binondo o kung saan man. Pasyal-pasyal motor, ikot. Pasyal kami. Tapos uuwi ako dito. Sabi ko, Janet, uwi na ako kasi meron ako kay Sir Julius bukas. Kailangan ko matulog na maaga. Kailangan ko refresh yung utak ko. Baka may gusto kang ano, pasalamatan sa mga nanonood sa atin. Mga taong naging importanteng bahagi ng buhay mo. Papasalamat ako unang-una. Siyempre sa Panginoon dahil binigyan niya na ako ng ay paano liwanag. Naintindihan ko yan eh. Pangalawa yung pamilya ng mga De Los Reyes, Mang Tomas, sila Ariel, sila Boss Egay, sila Madam Eva, Ali Erica, Sir Eric, ganyan, mga anak nila. Dahil naintindihan nila yung ano ko, talagang sinama nila ako, hindi mo nag-apply. Talagang ginawa nila akong part ng pamilya. Talaga. Yan ang talagang umano sa akin. Yung nagpasok sa akin dito, sila Teacher Alice, yung dating kapitan. Marami. Marami namang ano. Kaya salamat sa lalo sa mga anak ko. Malawak ang pag-iisip. Malawak. Wala akong narinig na sumbat. Wala akong narinig na ano. Kay Roland. Si Roland ay Roland. Okay, hindi ka natin dyan. Si Roland. Hanggang ngayon niya, sabi ko, Lan, meron ako si Sir Julius. Oh, sige, okay lang yan. Papaalam lang ako sa'yo. Misa nakita kami last week. Kasi nga, medyo may depresya siya. Ah, eh, talaga? Oo, ano eh, parang stroke yung ano niya eh. So, hindi siya makapunta kasi kailangan niya may kasama. Sabi ko, siya mo't ikakamusta na lang kita kay Sir Julius ka ako. Right, thank you. Thank you so much. Salamat din. Salamat din, Ate Bing. Salamat. Saka na ipakita mo yung ano, yung strength ng isang ina. Mm-hmm. Para lang may taguyod ang buhay ng kanyang mga anak. Isa kang magandang ehemplo ng isang ina. Kaya congratulations sa iyo. Salamat. Congratulations ha. Hindi pa, sa uulitin ulit. Sa uulitin. At sana salamat ay dumami pa mga racket mo. Correct. At papanood ka rin sa television o sa pelikula balang araw. Bossing, oh. Thank you. Sige thank po, you, Joya. Sige po. Thank you. Thank you.
Hindi ko po maano, basta ang alam ko lang po, parang sa kanya po naka ano yung ano ko eh, parang naka padlock yung puso ko dati. Dahil nga ang pagmamahalan nyo ay hindi siya conventional, di ba? Dahil ako nga personally, parang kayo lang yung kilala ko o nakilala ko na 30 years ang agot nyo sa isa't isa. Bonnie, ikaw ay ilang taon na ngayon? Mag-73 ngayong May. 73 years old na si Bonnie ngayong May. At ikaw, Nilo? 42 po ngayong December. 42 this December. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.